Nagsimula ang episode 1 ng One Piece, kung saan ay makikita natin si Gold Roger, na pinakakinatatakutan na hari ng mga pirata, na malapit ng bitayin ng Navy, bago bitayin ay tinanong siya ng isang tao doon, kung nasaan ang kanyang mga kayamanan nito, kaya't sinabi ni Roger na gusto mo ba ng mga kayamanan ko. Sige sayo na, inipon ko ang lahat ng mga ito sa isang lugar, kaya't kailangan mong hanapin ito ngayon, kaya't nagkagulo ang lahat, at gusto nilang hanapin ang kayamanan ni Roger, at dito na nagsimula ang bagong panahon ng mga pirata, at dahil dito ay maraming tao na ang naging pirata, upang hanapin ang kayamanan at ang isa sa mga ito ay isang batang lalaki, na ang pangalan Monkey D. Luffy, ay kinilala na gustong maging isang hari ng pirata, at ito talaga ang kanyang pangarap noong bata pa siya. At ngayon ay nagsisimula na si Luffy ng kanyang pakikipagsapalaran sa paglalayag sa dagat gamit ang isang maliit na bangka, at kasama niya ang isang ibon. Nagplano si Luffy na hanapin ang kanyang magiging mga crew, at gusto niyang magkaroon ng 10 mga tauhan at isang ibon, ngunit biglang nagkaitigas ang kanyang maliit na bangka, at upang makaligtas ay pumasok siya sa isang barilis na kahoy, at pagkatapos ay nagpalutang-lutang sa dagat. Samantala ay makikita ang isang matinding labanan, sa pagitan ng dalawang naglalakihang mga barko, kung saan ay nagpapalitan ng putok ng kanyo ng mga ito. Ang isa sa mga kapitan ng barko ay si Captain Alveda, at siya ang kapitan ng Alveda's Pirates, at dito ay makikita natin ang mga pagpatay ng rebelding nasa barkong ito, at ang nanalo ay ang piratang pinamumunuan ni Captain Alveda. At pagkatapos ay iniangat sa malaking barko ang isang barilis na kahoy, na pinaglalagyan ni Luffy, at dinala nila ito sa ibabang bahagi ng barko, at hinahanap pala ni Alveda, ang isang lalaki na ang pangalan ay Zoro, at tinanong niya ang isang matandang lalaki, kung nasaan si Zoro. Ngunit hindi naman niya alam kung nasaan ito, at inakala ni Alveda na nagsisinungaling lang ang matanda, kaya hinampan niya ito ng kanyang Iron Club weapon, at agad na kinamatay ng matanda. Pagkatapos ay ipinagutos niya sa isa niyang crew na si Kobe, na linisin ang dugo ng matanda. Kinagabihan habang nililinis ni Kobe ang Iron Club ni Alveda, ay bigla siyang nakarinig ng isang ingay mula sa barilay na kahoy, nasa kanyang harapan. Pagkatapos ay biglang lumabas si Luffy, kaya't laking gulat ni Kobe sa kanya, at nagmakaawa siya dito na huwag siyang patayin, ngunit sinabi ni Luffy na kailangan ko lang ng pagkain, at pagkatapos ay tinanong niya si Kobe kung meron ba dito. Sinabi ni Kobe na nasa barko ito ni Captain Alveda, at hindi ka basta makakakuha ng pagkain dito, ngunit hindi naman natatakot si Luffy, at naghanap pa din siya ng pagkain doon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback, kung saan ay ipinakita ang isang batang lalaki, na nakikinig sa isang usapan na mayroong isang pirata, na kulay pula ang buhok, at muling magbabalik, nakita ng batang lalaki ito, na naglilinis kasama ang kanyang mga crew, at ang batang lalaki pala na ito ay si Luffy. Ayaw niyang tinatawag ng bata dahil alam niya na kaya niyang maging isang pirata, at balang araw ay magiging isa siyang hari ng mga pirata. Sinabi ni siyang na matatapang na tao lang ang maaaring maging pirata, kaya't bumalik si Luffy sa barko, at hiniwa niya ng kutsilyo ang kanyang pisngi sa harap ng lahat, upang mapatunayan na matapang siya. At sa kasalukuyan ay nag-uusap sila ni Kobe at sinabi ni Kobe kung gaano siya pinahihirapan ni Alveda sa barko nito, ngunit sinabi Luffy na plano niya ang hanapin ang mga kayamanan ni Roger sa Grand Line. Pinayuhan siya ni Kobe na huwag na siyang pumunta, dahil napakadelikado doon, at mayroon ding matataas na mga alon, ngunit dahil matapang si Luffy ay pinagtawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang kakaibang tunog na tila isang halimaw, ngunit sinabi ni Kobe na ingay lang iyon ng paghilik ni Alveda habang natutulog, at nang sila ay paalis na gamit ang isang maliit na bangka. Ngunit nahuli sila ni Alveda dahil sa nagagawang ingay ni Lupo, at sinabi niya kay Captain Alveda at sa mga tauhan nito kung sino siya, at sinabi din niya na magiging isang hari ako ng mga pirata, ngunit pinagtawanan lang siya ng lahat. Sinabi ni Alveda na sino ang pinakamalakas sa buong karagatan, kaya't sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan, at sinabing si Captain Alveda, ngunit sinabi ni Luffy na namaretes niya kay Kobe, ay isa ka daw masamang dugo, kaya't talagang nagalit si Alveda sa kanya. Pagkatapos ay binaril siya ng isang crew ni Alveda, ngunit tumalbog lang ang bala at hindi siya tinablan. Hinampa siya ni Alveda ng Iron Club nito, kaya't naglaban silang dalawa gaya ng inaasahan ay ginamit ni Luffy ang kanyang signature move, ang kanyang goma-goma pistol, kaya tumilapon si Alveda sa dagat, at pagkatapos ay isinama na niya si Kobe.
Samantala ay makikita natin si Zoro na nagsindi ng kandila, pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na ang pangalan ay Mr. Seven, sinabi nito kay Zoro na sumali sa kanya at maging isang member ng crew ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro at dahil dito ay tinangka siyang patayin nito, kaya't naganap ang isang matinding paglalaban nilang dalawa, at dahil sa galing sa paghawak ng espada ay nahati ni Zoro ang katawan ni Mr. Seven. Samantala matapos matalo ni Luffy ang grupong pirata ni Alveda, ay sumakay na sila ni Kobe sa isang maliit na bangka, tinanong siya ni Kobe kung bakit siya nabibinat, kaya't ikinwento sa kanya ni Luffy noong bata pa siya ay si siyang ang tumahi ng sinugat niya sa kanyang pisngi, pagkatapos ay nakakita siya ng isang kakaibang purple fruit sa kahon, at kinain niya ito. Samantala sa Paddy's Point Bar ay may isang lalaking nang gugulo dahil naubusan na sila ng alak, kaya't nagalit ang lalaki at binasag niya sa lamesa ang alak na binigay sa kanya ni Shang, ngunit nananahimik na lang si Shang at nililinis na lang ang sahig, pinagbawalan siya ng mga sigang lalaki, at pagkaalis ng mga ito ay nakita ni Luffy ang lahat, kaya't nagalit siya kay Shang, at sinabing minaliit kanila bakit hindi ka lumaban, at pinagsabihan niyang isang duwag si Shang, ngunit sinabi ni Shang na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan, at nang pigilan niya si Luffy na sila'y gantihan ng mga lalaki, ay biglang nabinat ang kamay nito na parang isang goma, kaya't nalaman niya na nagkaroon ng kakaibang power si Luffy, matapos nitong kainin ang goma-goma fruit, kaya't naging goma ang katawan nito. At sa kasalukuyan ay ipinakita ni Luffy kay Kobe ang kanyang power, pagkatapos ay tinanong niya si Kobe kung ano talaga ang gusto niyang maging, sinabi ni Kobe na gusto niyang maging isang Navy kahit noong bata pa siya, at sinabi niya na wala siyang kakayahan na tuparin ito, kaya't sinabi ni Luffy tutulungan kita na maabot mo ang iyong pangarap na maging isang Navy, pagkatapos ay nagplano sila na pumunta ng Grand Line, at sinabi niya kay Kobe na kailangan nating makapunta sa pinakamalapit na Navy Headquarters, at ang goal ay makuha ang mapa ng Grand Line at isali niya si Kobe sa Navy. Samantala ay may isang babae naman ang mukhang pagod na nasa gitna ng karagatan at ang pangalan nito ay Nami, pagkatapos ay iniligtas siya ng dalawang lalaki, at kaya pala ay kukunin lang pala ng mga ito ang baol ng kayamanan ni Nami, ngunit hindi nila inaasahang wala naman palang laman ang baol, niloloko lang pala sila ni Nami at ninakaw ang kanilang bangka, at pagkatapos ay nakakita si Nami ng isang mapa doon. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Shell's Town. At, nakakita sila ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata, kaya't nagtanong sila kung nasaan ang kanyang poster, pagkatapos ay kumain sila sa isang malapit na restaurant at naroroon din pala sila Zoro at Nami, nilapitan ni Nami ang isang lalaking sundalo na parang may gusto siyang kunin dito, pagkatapos ay binigyan si Zoro ng isang batang babae ng rice ball, ngunit nabunggo niya ang isang lalaki kaya't nahulog ito, at tinapakan ito ng nagalit na lalaki, pinagalitan niya ang batang babaeng, ngunit kinain ni Zoro ang rice ball na tinapakan nito, pinilit siya ni Zoro na humingi siya ng tawad sa batang babae, ngunit minaliit siya ng mayabang na lalaki, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan kasama ang mga tauhan ng lalaki, samantala ay sinamantala naman ni Nami ang pagkakataon, at hinaylan na niya ang isang sundalo ng Navy upang kuhanin ang damit nito, at pagkatapos ay natalo na ni Zoro ang lahat ng mga sundalo, sinabi ng lalaki na huwag mo akong patayin at ibibigay ng ama ko, ang kahit anong kailangan mo, dinala siya ng lalaki sa ama nito. Mayroong isang bakal na palakol sa kanyang kamay, at ang pangalan nito ay Captain Morgan, sinabi nito kay Zoro na maaari siyang maging isang sundalo ng kanyang Navy. O itatali siya sa isang poste sa loob ng 7 araw bilang kanyang parusa, ngunit pinili ni Zoro ang matali sa isang poste kesa maging isang sundalo niya. At sa maliit na bangka ay hindi alam nila kung paano nila mapapasok ang Navy Headquarters, hanggang sa magkaroon ng isang ideya si Luffy, samantala ay itinali si Zoro ng anak na lalaki ni Morgan, at lumabas si Luffy mula sa ibaba at inaya niya si Zoro na sumali bilang isang tauhan ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro sa kanya at kahit pumayaw ito ay pinakawalan pa din sa pagkakatali, at makikita na pinasok din pala ni Nami ang headquarters, sinubukang makalapit ni Luffy kay Zoro at tinanong niya ito kung bakit siya nahuli, ngunit sinabi ni Zoro na nagpahuli lang siya, sinabi Luffy na may dahilan ka kung bakit ka nagpahuli at iyon ay dahil isa kang mabuting tao, samantala ay nahuli naman si Nami ng sundalo, ninakawan niya ng damit, at nagawa siyang talunin ni Nami at narinig ito ni Luffy, kaya't sinabi niya na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line, kaya't nagtulong ang dalawa upang hanapin ang mapa.
Ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan, at nagawa nilang makatakas dahil sinabi ni Nami na bago lang sa doon at isang bilangguan labi, pagkatapos ay pumasok na sila sa isang kwarto kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line, at matagumpay nilang nakuha ang isang kahon na pinaglalagyan ng mapa nito, ngunit nalaman ito ni Captain Morgan kaya't nagkaroon sila ng napakatinding labanan doon, at ginamit ng kapitan ang kanyang kamay na palakol. Nagtulong tulong sila Luffy, Zoro at Nami upang talunin si Captain Morgan, kaya't nagtagumpay silang talunin ito ilang sandali ay nagpunta na sila sa isang barko upang simulan ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumama si Kobe dahil gusto niyang maging isang sundalo ng Navy, at sa gitna ng karagatan ay makikita ang isang napakalaking barko ng Navy, at nakatanggap ang Vice Admiral Board nito ng isang impormasyon tungkol sa isang grupo ng pirata na nagnakaw ng mapa ng Grand Line sa Shelltown, at dito na po nagtatapos ang Episode 1 ng One Piece. Huwag mo po kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie. Maraming salamat sa panonood!